Hello guys, welcome back sa aking vlog. Welcome back po ulit sa IM Sikat Vlogs. Ngayon po, gusto kong ituro sa inyo isa tungkol po sa pagkuha po ng distansya gamit po ang Doppler lug. Ngayon kung bago pa lang po kayo sa aking channel, hiniling ko po na mag-subscribe po kayo at click niyo po yung notification bell para ma-update po kayo every time na may i-upload ako. So ano po ba yung Doppler lug? So yung Doppler lug, ganito po ang itsura niya sa ano. Yan. Ganyan po ang itsura niya sa barko. So para saan po ba 'to ginagamit? Actually, itong Doppler lug po na 'to, itong makikita niyo trip dito, yung distansya na nakukuha dyan, isinasama po natin sa report natin every noon or pagka natapos po yung sea passage natin. Actually, may dalawa po tayo na distansya na kinukuha every noon na nagre-report po tayo. So I suggest na pag-aralan po natin to kasi importante po ito. Sa noon report, kasama po natin inire-report to. So meron po tayo tinatawag na OG o yung overground na speed at distansya, at meron din po tayong kinukuha na lug speed at lug distance. So yung lug na sinasabi na distansya, dito po natin kinukuha yun. While yung overground na speed naman po, yun naman po yung sinusukat natin. Okay? Kasi ito pong lug na to, yung Doppler lug na to, para po yan may counter na every time na tumatakbo yung barko, depende sa speed, yung trip niya nadadagdagan ng distansya. So yan, ganyan po. So, ang tanong po, bakit po ba natin kinukuha yung distansya nito? Kailangan natin kumpitin. Kasi usually po, ganito pong nangyayari niyan. Pagka sa tanghali po, nagkakaroon po ng noon report, di ba? So minsan umakyat po ng maaga si second mate just to prepare na yung mga noon report na kailangan po natin ipadala sa email, kailangan mas maaga po na nako-compute. So ang ginagawa po natin, nag-a-advance po tayo ng computation. So let's say halimbawa alas 12 kailangan may mga distansya ka na, meron ka ng mga position, weather, ganun. So ito kasama po to. Ang ginagawa natin, ina-advance natin. Let's say halimbawa 11:30 pa lang yung oras. So ang gagawin natin, i-advance natin yung oras na pagdating ng alas 12, ganito na yung distansya niya. So kino-compute po natin yun. Yun po yung importante. Para pagdating ng alas 12, gagawa na lang po tayo ng report na ipapadala natin. So paano po ba natin kino-compute yan? Nagsisimula po yung computation na ito sa pagdating ng start of sea passage. Pag nag-start of sea passage po tayo, ang ginagawa po natin, nire-reset po natin to para mag-zero po itong trip. Yan, magsi-zero po yan. Tapos by that time, dire-diretso na po natin yung kinocompute. Okay? Tapos, nakuha na lang po natin yung distansya niyan. Iminaminus natin sa distansya na nakuha natin kahapon para makuha natin yung distansya na tinakbo natin ng 24 hours. Ginagawa nila, reset nila tuwing tanghali yan. Pero ako po, ang ginagawa ko po, since para hindi na po makalimutan na i-reset, dire-diretso na lang po. Let's say, halimbawa, 320 ang tinakbo po natin ng ngayong tanghali. Kinabukasan ng tanghali, for sure madadagdagan yan. So, magiging palagay mo na, magiging 640. So, yung 640, ma-minus ko lang po sa 320, yun yung nagiging tinakbo ko ng 24 hours. So, paano po natin computein? So, ganito po yan. Pakita ko po sa inyo yung simple computation. So, punta po tayo dito sa computer ko. Okay. So, i-play po natin tong video. Ayan. So, ayan. Nakikita nyo po, nagre-read po yan. Ganyan po yung itsura yan. So, oops. Ayan. So, ang oras natin is, 11:40
11:48. So 11:48. So kung alas 12 ang i-DDR natin, kasi kailangan po natin ng distansya ng alas 12, minusan po natin ng 11:48. Diba? Hours. So magsusubtract po tayo dyan, ha. Teka lang, isin natin. Alas 12 minus 11:48 hours. Ayan. So, alas 12. So, ibig sabihin, ang gagawin po natin is magbabaro ka dito ng minuto sa oras. So, di bali 60 minus 48. Okay? So, ang makuha po natin is, okay, meron ka pang 12 minutes. 12 minutes. So, yung 12 minutes po na yan, ang gagawin natin dyan is, i-divide po natin siya ng 60 para maging oras. Divided by 60 para maging oras po. Divided by 60, then makakakuha po tayo ng 0.2 hours. Okay? Hours. So ngayon, nakakuha po tayo ng 0.2, di ba? 0.2 hours. Tapos, makikita po natin dito sa video, sa unahan ng video, ayan. So ang tinakbo po at tinatakang speed po ng barko natin is 13.4. So ang gagawin lang po natin diyan, since meron po tayong 13.4 na speed. Ang gagawin kasi natin diyan, titingnan natin yung lag indicator natin, tapos titingin tayo sa oras. Pag tingnan natin sa oras, tingnan natin kung ilang minuto pa yung natitira bago mag-alas 12. So katulad noon, meron pa tayong 12 minutes. So in 12 minutes, ginawa nating oras, kaya naging 0.2 hours. Yung 0.2 hours, para makakuha tayo ng distansya, i-times po natin dito sa speed na nakikita natin dito sa lag indicator, 13.4. Diba? So, makukuha po natin dyan is distansya, nautical miles. Kasi, ang distance po, ang formula ng distance, diba, ay distance, ang formula niya is equal to speed times time. Okay, ganyan po ang formula, di ba, ng ano, ng ating distansya. So 0.2 gawin po natin, 0.2 i-times po natin ng 13.4. So meron ko pa pong 2.68 nautical miles na tatakbuhin. So ibig sabihin, parang ginawa natin, DNR natin yung posisyon. Parang iniginawa natin, nag-compute tayo ng distansya na magtutugma dun sa alas 12 na oras. Ganun po yun. So, ibig sabihin, simula ng 11:48 hanggang mag-alas 12, tatakbo ka pa ng 2.68. So, yung 2.68 po na yan, okay, ipa-plus naman po natin yan dito sa trip. So, may nakikita kayo dito na trip, ayan, ipa-plus po natin yan. So, 2226.23, plus po natin, plus 2226.23. So, makakakuha po tayo. So, yan, i-round up na lang po natin yan ng 2229 nautical miles. So, ni-round up na lang po natin. So, ibig sabihin po, etong 2229 na to, yan po yung total na distansya na tinakbo natin simula nag-start of sea passage tayo hanggang sa noon ng araw na yon. Okay, ganun po yan. So, ang para makuha naman po natin yung total distansya na tinakbo natin ng 24 hours, yung total distance na tinakbo po natin kahapon, ima-minus lang po natin dito. O, so let's say, halimbawa, kahapon ang tinakbo natin, ha, base dun sa computation natin, kung yan ang tinakbo natin isa 2,000. Okay? So, yung 2,000 mo, i-minus mo sa 229. Ayan. So, ang mangyari, 229 ang iyong tinakbo sa loob ng
24 hours. Oh. So kinabukasan naman, ang mangyayari, yung 2229 mo naman, yan naman ang ima-minus mo sa total na distansya na makukuha mo sa computation mo kinabukasan. Kasi kunyari, itong 2000 na to, yan yung distansya na nakuha mo kahapon. Tapos yung 2229 naman ngayon, yan naman yung distansya ang nakuha mo na distansya sa alas 12 ngayong araw. Ang ginawa mo lang, pinag-minus mo lang para makuha mo yung 24 hours. So, ganun lang po yung pagkuha ng ano na distansya sa Doppler lag. So, sinasuggest ko po na pag-aralin ito kasi kasama po ito sa noon report. Siguro sa mga ibang video ko, i-explain ko sa inyo yung mga computations sa noon report. But by then, ito pong explanation ko ng Doppler lag ay kasama po ito sa noon na kinocompute po ng second mate every noon po. So kasama po ito sa nire-report natin. Bukod po dun sa sinasabi ko sa inyong overground na speed at saka distansya na kinukuha natin, kumukuha din po tayo ng speed at lag dito sa Doppler lag. So mangyayari niyan kung halimbawa itong 229 na yan, ang gagawin lang po natin, kung ilang oras po tumakbo yung barko, i-divide po natin para makuha naman po natin yung lag speed. Kasi di ba may lag distance ka na, itong 229, lag distance na yan. So ang gagawin mo naman dyan, kung 24 hours na tumakbo yung barko, so 229 divided by 24 hours, ayan, 24 hours is equal to 9.54 knots. Ayan. So ibig sabihin, nung 24 hours na tumakbo ka, 229 lang yung tinakbo mo, so ibig sabihin 9.54 lang yung bilis na nakuha mo within 24 hours base sa lag indicator or sa Doppler lag. So ganun lang po, no? I hope na sana naintindihan niyo po yung simple explanation ko regarding po dito sa Doppler lag at kahit pa paano po makatulong sa inyo. If ever man na may mga questions kayo regarding po dito, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section at pilitin po natin na masagot po yung lahat ng mga tanong nyo. At maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo at huwag po natin kalimutan na sabi ko sa inyo na i-like at i-share at mag-subscribe sa aking channel. At hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.